presidente, binibigyan sila ng ano na pumunta sila sa TPAS Elementary School, mga kabayan. Ang mga residente dito na apektado ng sunog dito. No? Daming residente dito, mga kababayan. Ayan, so ito po yung sitwasyon dito, mga kababayan. Sa Kalipa ito, mga kababayan. At talagang tinupok po yung mga kababayan dito. Diara Remo. At siyempre itong mga taga-ati, Mario, mga kababayan. So maging dito mukhang binomba din . At kita natin talagang halos bumabaha din dito ng tubig. Yeah, so mamaya po tatanungin natin si Kapitan at pupumustahan din po natin, mga kabayan. Yeah, so minabanggit din kanina na doon sa may TPAS Elementary School, pwede pumunta yung mga kababayan natin na apektado ng nasambit na sunog dito, mga kababayan natin. Hanggang sa ngayon po ay patuloy pa rin po at kita natin na may mga natutupok pa rin po na bahagi ng bahay doon. Dalawa ba yung nandito? Ano po yung isa, tasang ipo po isa? Naman dito, tulad po na tumulong sa pagkakulong. Kailan po yung dahil para po yung mag-umapin na lang tayo po. Pero pwede naman natin So maging dito sa may labasan na ito, mga kabayan. Kung napapansin niyo po, ito yung mga apektadong residente ng nasambit na sunog dito. Yan, ang daming mga gamit nila dito na mga na cellbound. Yan, so halos hindi na nga maligpit na nilagay na lang sa kumot, no? Mga kabayan. Siksikan dito. Yeah, so malawak kasi doon, mga kabayan, sa may TPAS kasi kung na paalala nyo, mga kabayan, na doon po yung pinunta natin dati nila Mayora, no? Nung nagkaroon po ng payuda yung DSWD doon sa may TPAS. So malawak po doon. At doon nga sila pinapapunta ni Mayora. May Cabrera. May mga naka-standby po dito mga bombero. No? Dahil nga po hanggang sa ngayon ay kita natin kanina na talagang mayroon pa rin apoy po na tumutupok sa mga bagay ng bayan. No? Yes, I'm biased.
Ayan, so mga residente, binibigyan sila ng ano na pumunta sila sa Tipaes Elementary School, mga kabayan. Sabi nga po, malawak po doon yung area na piling doon sila mag-evacuate po, no? Na kung saan nga po, ayan po yung mga residente dito na talagang marami-rami po ito, no, mga kabayan. So lalo doon sa may dyan sa may harapan na yan ng mga truck na yan, talagang ang dami po mga residente dyan, no? Ayan. So andun si Mayura, naka-dumiritso na. So tayo ay babalik ulit doon. Para tulong din po sa inyo. Salamat, sir. Sige po, sige ayan. Po. Ayan, mga residente ng ano. Salamat, sir. Adyo. Residente ba kayo dyan, sir? Ha? Residente kayo dyan? Oo. Oh. So, may idea ba ko, sir, kung ano yung pinagsimulan yan? Hindi, ewan ko eh. Hindi ko nalam eh. Okay. So, yun, thank you po. Oo. Oh. Ayan, so, yun po mga kabayan. Ha? Ayan, so, babalik tayo dito sa may bahagi ito. At, titingnan pa rin natin yung, mga kababayan natin dito. Ayan, so, tingnan niyo po. Talagang andito na sila sa may kalsada. Ayan sila na, parang natutulala na. At mga bata, alam sa nakatulog na sa may tabing kalsada po. So, nakakawa po. Nakakawa po yung nasusunog, no? At kitang-kita natin na namumula pa rin po yung usok na umiibabaw dyan sa bubungan ng mga bahayan dyan. So, bali ang dami pa rin po dito ng bumbero. Ayan po yung mga bumbero na nakahilira pa rin dito sa Maya Itza, no? At talagang napakarami pa rin po, no? Ay nai, magandang gabi. Ay, ayaw ni nanay, hindi tayo pinansa. So, ay na pumasok ulit, no? Yung mga taga-bureaucrat po, no? Na to, hindi inaabot. Oh. Ayan, mga residente dito na apektado ng sunog dito, no? Daming residente dito mga kababayan. Ang dami po. Ayan, so ito po yung sitwasyon dito mga kababayan. Maliba ito mga kababayan. At talagang tinupok po yung mga kababayan dito. So yung bahay na nasunog dito ay sabi natin na squatter area ito, no? At mga light materials po yung ginamit nila dito, kaya madali pong nasunog po. Ayan, so magandang gabi po. Ingat niya po mga kababayan.